Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Day Ilinido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fear Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jen Keferes, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alvis, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging pagpapadala ng kahit na kakaunting amount. Malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag-message sa akin, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Butchok doon sa tulisana. Masyado ka kasing kampante sa mga kakayahan mo. Inaakala mong sa loob ng kulungan wala nang makakatalo pa sa iyo. Hindi ako ganun kabobo na hindi ko mahulaan ang mga ginagamit mong usala. Matagal na ako nakipaglaban. Nagagamit ko ang aking mga karanasan para matalo ang aking bawat makakalaban tulad mo. Ngayon na tatapusin na kita para tuluyang mabura ang mga katulad ninyong masasama dito sa mundo. Gusto pa sanang gumawa ng paraan itong si Malik para makalayo kay Butchok. Ngunit walang pagdadalawang isip na itinarak ng binatilyong sundalo ang hawak nitong mga garaba doon sa dibdib ng tulisan na nagiging dahilan para agaran na itong bawian ng buhay. Nakabalik na itong si Butchok doon sa kanilang kinaroroonan. Nagpalingon-lingon itong si Butchok at nakita niyang natatalo na din nitong si Nitoy ang kalaban nitong si Commander Absalon. Kasalukuyan nang patuloy itong inaatake ng pulis habang napapatras na ang pinuno ng mga tulisan at marami itong natamong mga sugat sa kanyang katawan. Habang sa unahan at doon sa palibot ng kanilang mga kubo, nagkalat ang maraming bangkay ng mga aswang. Ngayon, napagtanto na nitong si Butchok na nalalapit na ang kanilang tagumpay sa labanan. Agad na tumakbo itong si Butchok para tingnan ang kanilang mga bihag at tingnan ang mga nagaganap doon sa paligid ng kanilang kubo. Nakikita niya doon sa may batuhan na patuloy na inaatake nila ni Arid, Gado at Kimba ang mga anyaw na nagpupulasa na doon sa mga batuhan. Samantalang sina Utoy, Buno at Nonoy, hinahabol nila ang mga aswang na papatawid na sana ng talon. At sa tingin nitong si Butchok, mukhang papatakas na sana ang mga iyon. Napapangiti na lamang itong si Butchok. Batid niyang hindi hahayaan ng kanyang mga kasama ang mga iyon na makakatakas pa. Nang makarating naman si Butchok doon sa kubo, naabutan niya doon na ginagamot nitong si Bituin ang isang sundalong sugatan. Ngunit ligtas at nakasiksik sa sulok ng kubo ang limang mga batang na iligtas nila. Wika nitong si Butchok. Mabuti at ligtas ang mga bihag. Maraming salamat, Bituin. Kuya Tuntun, ngayon tatapusin na natin ang lahat ng mga ito. Matapos iyon, muling lumabas itong si Butchok ng kubo at inaatake ang mga natitirang mga aswang at mga anyaw, pati ang mga nagpupulasa ng mga tulisan at mga rebelde. Hinabol nila ni Nitoy at Butchok ang mga ito at pinatay. Marami naman sa mga ito ang tuluyan na sumuko sa kanila. Lumipas pa ang ilang mga oras, tumahimik na din ang paligid at natapos na din ang matinding bakbakan doon sa bukirin ng Kang Alias. Nagpasya na lamang ang mga ito na ilibing ang mga namatay ng mga tulisan at mga rebelde
doon sa unahan ng kanilang kubo. Samantalang ang mga bangkay naman ng mga anyaw at mga aswang sinunog nila ang lahat ng mga ito. Doon naman sa mga malalaking puno ng kahoy malapit sa may batuhan, nandoon ang mga rebilde at mga tulisan na sumusuko. Nakagapos ang mga ito habang hinihintay nila ang pagdating ng mga sasakyan para sakyan ng mga ito pababa ng patag. Naitawag na kasi nitong sinitoy ang tagumpay ng kanilang misyon. Hindi pa nga makapaniwala itong General Mata sa bilis ng misyon na iyon na wala pang 3 araw, nagagawa na nila agad ang mga bagay na iyon. Mas lalong humanga itong General Mata sa lakas ng mga ito. Naisip na lamang ng General na kapag magpapatuloy na magtratrabaho para sa pamahalaan ang grupo nila ni Butchok at Nitoy, maaaring darating din ang araw na wala nang matitira pang mga kriminal, mga masasamang loob at mga kampo ng demonyo sa islang ito. Nanatili muna ng ilang mga oras ang grupo nila ni Nitoy at Butchok doon sa kanilang kuta. Lumipas naman ang ilang mga oras, dumating ang 2 sasakyan ng mga sundalo doon sa kanilang kinaroonan. Mabilis na kumilos ang mga ito. Inihanda na nila ang kanilang lahat ng mga kagamitan. Tulong-tulong din ang mga ito sa pagpapasakay ng mga sumusukong mga tulisan at mga rebelde. Sa dami ng kanilang mga nakakalaban, mahigit na lamang sa 20 ang mga natitira at halos lahat pa sa mga ito may mga sugat na natamo. Kinausap naman itong General Mata ang grupo nila ni Nitoy at Butchok at ipinaabot nito ang kanyang paghanga sa lakas ng mga ito. Dinala na din nila ang mga batang nabihag ng mga tulisan. Balak ng mga ito na agad na ipapadala ang mga ito doon sa kanilang isla. Makalipas ang ilang mga minuto, pababa na ang mga ito ng patag hanggang sa dumating na ang mga ito doon sa kampo ng mga sundalo. Inutusan nitong si General Mata ang grupo nitong si Butchok na ihatid agad ang mga bata doon sa isla ng Sinalungan. Makakasama nitong si Butchok ang 2 mga matatalik na mga kaibigan na sina Kimba at itong si Nonoy. Samantalang matapos naman na maibigay nitong si General Mata ang napag-usapan na kabayaran doon sa grupo nila ni Arid, bumalik na din ang mga baguhang misyonaryo doon sa bayan ng Kanlasog. Samantalang itong si Bono, nagpapaalam na din ito kay Butchok na kailangan na niyang makabalik doon sa kanilang bayan. Dahil sa mga pagkakataon kasi na iyon, may mga kinakaharap na problema ang grupo nitong si Tata Ingo, kasama ang 2 mga batang paslit na sina Abo at Akiko. Batid nitong si Bono na kakaiba na ang lakas ng 2 mga paslit. Ngunit mga maliliit pa lamang ang mga ito at kinakailangan ang kanyang tulong. Ang grupo kasi nila ni Maki, may misyon din ang mga ito doon sa Isla ng Walog kung saan tinutugis nila ang mga kampo ng kadiliman na naghasik ng lagim doon sa isla. Sina Luis naman at Toto, abalang-abala ang mga ito sa kanilang mga tungkulin bilang kapitan at kagawad sa lugar ng Kanlasog, lalong-lalo na ngayon na nalalapit na ang kapistahan ng lugar. Hindi rin maaring tumulong sina Pablo dahil hindi pwedeng iwan itong si Nanay Kanida. Kaya tanging si Bono na lamang ang maaasahan na makakatulong sa problema ng mga ito. Papagabi na, kaya binilisan na ng grupo nila ni Butchok ang kanilang pag-alis sakay ng sasakyan ng mga sundalo. Agad na papunta na mga ito doon sa daungan ng mga bangka, papunta doon sa kabilang isla. May mga malalaking bangka kasi ang papunta doon sa isla ng Sinalungan na maaaring magdadala din ng mga sasakyan. Kinakailangan kasi nilang makaabot sa huling biyahe ng mga malalaking bangka. Lumipas naman ang ilang mga oras, matagumpay na nakasakay ang mga ito at kasalukuyan ng papunta na doon sa kabilang isla. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang biyahe, may napansin sina Butchok na 2 kalalakihan ang masasama ang mga titig sa kanila. Kaya agad na inaabisuhan ito ang mga kasamahan na kinakailangan nilang mag-iingat at matyagan ang galawan
ng dalawang mga kalalakihan na iyon. Masama ang hinala nitong si Butchok sa mga ito. Ilang sandali pa, alas 10 ng gabi, nang dumaong na ang kanilang sinasakyan na bangka. Nakaantabay na din doon sa daungan ng isla ang mga pamilya ng mga bata. At ilang sandali nang makababa na nga ang mga ito, sinalubong sila ng pamilya ng mga ito at lubos-lubos na nagpapasalamat sa kanila. Hindi din sila pinabalik agad sa isla ng Sikihor. Nais pa ng mayor na makakasalamuha ang grupo nila ni Butchok at makapagpasalamat. May sinabi din ang mayor tungkol sa napag-usapan na nila ni General Mata. Kaya nangunot ang noo nitong si Butchok. Wala kasing sinabi ang general tungkol sa mga ito. Kaya bago sumama ang mga ito sa grupo ng mayor, tinawagan muna nila ni Butchok ang general para alamin ang katotohanan tungkol sa sinabi ng mayor sa kanila. At dito inihayag nitong si General Mata na kakatapos pa lamang ng kanilang misyon doon sa Bukirin ng Kang Alias, may bagong misyon na naman sila dito sa isla ng Sinalungan. Minabuti ng general na hindi muna sinabi sa kanila ang misyon at ang mayor na ang magsasabi sa kanilang grupo. Walang nagagawa ang grupo nila ni Butchok kundi ang sumunod sa grupo ng mayor. Wika nito sa kanila. Gusto ko nang lubos-lubosin ang paghingi ng tulong sa grupo ninyo. Matagal na ang panahon na nababalot ng kakaibang lagim ang aming bayan. Mayroong biglang nawawala dito sa aming lugar na hindi namin malaman ang kadahilanan. Hindi na din nakikita ng mga ito ang kanilang mga katawan o mga bangkay kung napatay man ang mga ito. Malimit na nabibiktima ng mga nilalang na ito ang mga magsasaka at mangingista. Siguro dahil madalas na lumalabas ang mga ito kung gabi. Ang bayan ng Sanoy ang tinutukoy ng mayor na siyang namumuno dito. Natatangi lamang din itong bayan sa kanilang lugar dahil na rin sa liit ng isla ng Sinalungan. Agad naman na pumayag sina Butchok nang marinig ang sinasabi ng mayor. Nangangako naman ang mayor na bibigyan na lamang ang grupo nila ni Butchok ng mga pangangailangan habang nandoon ang mga ito sa isla, lalo na ang kanilang masusuot sa ilang araw na panatili doon sa bayan ng Sinalungan. Kahit kasi na mga binatilyo pa ang mga ito, malaki na ang tiwala nitong si Mayor Buboy sa tatlo dahil na rin sa ipinagtapat ni General Mata sa kanila na ang tatlong ito ay kabilang sa mga pumatay sa napakaraming mga kalaban doon sa Bukirin ng Kang Alias. Makalipas naman ang ilang mga minutong biyahe ng mga ito, narating na ng mga ito ang bahay ng mayor na nandoon sa dulo ng isla. Nag-iisang bahay lamang ito na napapalibutan ng maraming mga taniman ng mga saging, tubo at iba't ibang uri ng mga prutas. Sa kabilang bahagi naman, makikita doon ang maraming mga kabahayan. Tinatawag ito ng mayor na sentro ng bayan. Dahil kadalasan doon nagaganap ang mga malalaking kalakalan at mga negosyo. Kaya hindi na nagtataka sina Butchok nang makita ang mga malalaking gusaling nando doon. Sa gabing iyon, nagpasya muna itong si Mayor Buboy na magpapahinga na muna ang mga ito at bukas na pag-usapan ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang misyon. Malalim na kasi ang gabi at batid ng mayor na pagod ang tatlong mga sundalo. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang mga ito, ipinakilala muna sina Butchok sa lahat ng kanyang mga nasasakupan, pati na doon sa kanyang mga tauhan at mga kakilala sa sentro ng lugar. Ipinakilala ito ng mayor. Ngunit walang sinabi ang mayor sa tunay na katauhan ng tatlong mga sundalo. Ang ipinaalam nitong si Mayor Buboy na malayong kamag-anak nila ang tatlong ito na galing pa sa kabilang isla. Pinulong din kasi ng mayor ang tatlong mga sundalo na kinakailangan na lihim muna ang kanilang gagawin dahil may hinala ang mayor na maaring nasa bayan lamang ng Sanoy ang mga salarin at naniniwala din kasi ang mayor na hindi mga normal na tao ang mga ito. Hinala nitong si Mayor Buboy na maaring may karunungan ang mga ito sa mga aral at batid ng mayor na galing ang mga ito sa aral sa kaliwa. Sa kabilang banda naman,
Nakarating na din itong si Bono doon sa lugar ng kanlasog. Agad na kinausap nito ang matandang babaylan na si Nanay Canida. Nagtatanong itong si Bono tungkol sa mga kaganapan doon sa bukirin ng Kantorate, kung saan nandoon si Natataingo at ang kanyang mga nakakabatang kapatid na mga paslit na sina Abu at Akiko. Inilahad naman itong si Nanay Canida ang mga nangyayari doon sa bukirin. Wika ng matanda kay Bono. Mas nakakabuting huwag mo nang sundan ang mga kapatid mo, Bono. Tulungan mo na lamang ang ama mo. Sa paparating na kapistahan, may mga napapabalita kasing may mga gumagalang kriminal dito sa ating bayan. Maraming dayo dahil papalapit ng kapistahan at maraming dayo, maraming mabibiktima din ang mga kriminal. Sa tingin ko, kaya na nila ni Ingo at ng mga kapatid mo ang problema doon sa bukirin ng Kantorate. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na iyan, Apo. Kaya walang nagagawa itong si Bono kundi ang manatili at tulungan ang kanyang ama. Ang isa pa kasi sa dahilan kung bakit gusto nitong sundan sana ang mga kapatid dahil namimiss na ito ni Bono. Simula kasi ng mga maliliit pa lamang ang mga ito, laging kasama na ito ni Bono sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya gusto na niyang makita ang mga ito muli. Ang ginawa nitong si Bono, agad itong sumunod sa kanyang ama doon sa kanilang barangay hall at kinausap ito tungkol sa mga kriminal na nakakapasok na sa kanilang lugar. Agad naman na inilahad nitong si Luis ang tungkol sa mga ito at inutusan itong si Bono na sumama sa kanyang Kuya Toto para manmanan ang bawat kilos ng mga kriminal. Itong si Toto ang isa sa mga kagawad doon sa lugar na iyon at naatasan na siyang mamamahala sa mga pagbabantay sa kanilang lugar. Sa mga ganitong kapanahunan kasi, kapag nalalapit na ang kanilang kapistahan, dumarami ang mga masasamang loob na gustong mamimiktima sa kanilang lugar. Doon naman sa bukirin ng Kantorate, kasalukuyan ng tinutugis nila ni Tata Ingo ang mga engkanto na nanggugulo doon sa mga magsasaka. Ayon kasi sa mga nakakaranas na mga magsasaka, marami sa kanila ang ginugulo ng mga engkanto at masasamang espiritu. 2 bata na ang napabalitang nawawala at makalipas naman ang 2 araw, nakikita na lamang nila ito na nandoon nakatulog sa gilid ng mga malalaking batuhan doon sa gilid ng sapa. Buhay pa naman ang mga ito. Ngunit nakakagulat ang kanilang pananamlay at pagbabago ng kanilang mga ugali. Maliban pa sa mga pangyayaring ito, mayroong pangyayaring bigla-bigla na lamang na may nagwawala na parang pinasukan at sinaniban ng mga masasamang espiritu ang kanilang katawan. Kinakailangan pang 4 hanggang 6 ang magtulong-tulong para mapahinto ang mga ito sa pagwawala. Sa pagdating naman nila ni Tata Ingo sa lugar na iyon, agad niyang napagtanto na ginugulo at ginagambala ang mga ito ng mga masasamang espiritu. Mga espiritu at mga engkanto na napaggala sa kanilang lugar at ayon pa nitong si Tata Ingo, hindi normal na mga engkanto ang mga ito. Dahil kapag makakita ang mga ito ng pagkakataon, maaring pumatay din ang mga ito. At hindi lamang panggugulo ang kayang gawin ng mga engkantong ito. Bukod pa sa mga ito, maaring tuluyan nilang dalhin ang mga kaluluwa ng mga mabibiktima nila doon sa kanilang mundo. At kailanman, hindi na makakabalik ang mga ito sa mundo ng mga tao. Mabilis na kumilos itong si Tata Ingo. Sa 2 batang paslit kasi, nakasama niya itong si Akiko ang nakikitaan niya ng kalakasan kapag tungkol sa mga engkanto ang pag-uusapan. Bukod sa gabay ng bata na inang kalikasan, marunong na din itong magpapagaling ng mga sakit. Kaya nitong makipag-usap doon sa mga engkanto at ibang mga nilalang, pati na sa mga hayop. Nagagamit din ito ang kakaibang katalinuhan sa pakikipaglaban. Hindi man ito kasing lakas ni Abo, ngunit dahil sa katalinuhan ng bata, nakakatakot pa rin itong maging kalaban. Dahil na din
sa gabay nitong si Akiko, kaya nitong magagaya ang mga iba't ibang uri ng mga nilalang. At iyon ang sobrang nakakatakot sa kakayahan ng batang paslit. Ngunit sa ngayon, dahil maliit pa lamang itong batang ito at hindi pa ito masyadong gamay na gamitin ang kanyang mga kakayahan, kinakailangan pang pag-aralan ito ng mabuti at turuan ni Tataingo sa mga dapat na gagawin. May suot din itong si Akiko na kwintas na tinatawag na bulaklak ni Maria. Hindi paabot sa isip ni Tataingo kung gaano kalakas ang kwintas na ito ni Akiko. Itong si Akiko, isa itong babaeng paslit at isa namang lalaki itong si Abo. Samantalang itong si Abo, magkakaiba ang kanilang lakas ni Akiko. Malakas kasi ang bata sa mga pakikipagkumbate. Sa murang edad nito, naturuan na ito ni Buno ng mga paraan sa pakikipaglaban. Kakaiba din ang lakas na tanga ng bata na kahalintulad ng lakas nitong si Buno nung batang paslit pa ito. Kaya nga, nasasabi nitong si Tataingo na sobrang nakakawindang at nakakatakot ang lakas ng dalawa kapag magsasama ang mga ito. Talino at lakas ang pagsasamahin, napakahirap na itong talunin. Ngunit sa ngayon, mga paslit pa ang mga ito. Kinakailangan pa rin ng dalawa ng gabay para magagamit ng mga ito ang kanilang kakaibang lakas sa pakikipaglaban. Thank you.